una sa lahat. Hindi, tatakbuhan niya na, tatakbuhan niya na. Natakot ang ilang motorista nang makitang binangga ng SUV ang isang kotse sa Subic Bay Freeport Zone sa Zambales. Napatakbo palabas ang mga sakay ng kotse habang umalis naman ang SUV. Pero agad itong nagmaniobra at sinubukang banggain ang mga sakay ng kotse. Nang hindi maabutan, inatrasan na lang ng SUV ang kotse. Ang motibo ng SUV driver at ang buong kwento sa balitang yan, ihahatid maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5, simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi, Pilipinas. Ikalabing siyam na araw ng Pebrero taong 2024. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na mga po, Frontline na Balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte tumanggap daw noon ng mga bag ng may lamang baril mula kay Pastor Apollo Quiboloy ayon sa isang testigo sa Senado. Quiboloy, pinasabina na ng Senado pati ng Kamara. Senate President Mig Zubiri kinumpirmang may namumuong kudeta sa Senado para mapababa siya sa pwesto. Well, not today if I give you a farewell dinner or not, right? But if not, then you know, let's continue working. Floating barriers na inilagay ng China sa Bao de Masinloc, tinanggal na raw kaagad ng China Coast Guard bago pa man natin putulin. Nasa 20 maliliit na pating, bakit biglang nagsulputan sa dalampasigan sa Cebu? Sagutan ng 3 sa East versus West. NBA All-Star Game 2024 bumasag ng record matapos makapagdala ng East ng higit 200 points. Balikan natin ang pasabog at no holds barred na confrontation scene sa Can't Buy Me Love. Shut up! What the hell? Shut up! What the hell? All of you, shut your mouth! You don't get to invalidate my feelings! Ano nga ba ang nadiskubre ni Ling tungkol sa kanyang ina? At paandar na baby hair clip na uusong fashion trend. Saan ba yan nagsimula? Nagawit na rin sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa imbestigasyon ng Senado kaugnay ng umano'y samot-saring pag-abuso at paglabag sa batas ni Pastor Apollo Quiboloy. Isang testigo ang nagsiwalat na nakatanggap umano ang mag-ama ng mga bag na naglalaman ng baril mula kay Quiboloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Malalaking bag na may iba't ibang klase ng baril daw ang natanggap ng mag-amang Duterte mula kay Pastor Apollo Quiboloy. Nakita raw yan mismo ng dalawang mata, ang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Alias Rene. Nangyayari raw ang transaksyong yan sa lugar na tinatawag na Glory Mountain. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. Pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Chopper ang sinasakyan papunta sa Glory Mountain. Walang detalye kung saan ang eksaktong lugar na yan. Basta dyan daw dinadala yung mga miyembro na kailangan daw iwasto ang pag-uugali. Ipinakita ng News 5 kay Alias Rene ang eksklusibong video natin noon sa sinasabing sanktuaryo ni dating Pangulong Duterte. Kinumpirma ni Alias Rene na bahagi nga ito ng sinasabing Glory Mountain. Hindi naman malinaw kung para saan ang mga baril na kinuha ng mga Duterte. Hindi rin naman lingid sa kaalaman ng marami na supporter ng mga Duterte ang pastor. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mag-amang Duterte pero wala pa silang sagot. Ikinwento rin ni Alias Rene sa pagdinig kanina ng Senado ang mga bangungot na naranasan niya sa kamay ni Pastor Quiboloy at sa mga matataas na opisyal nito. Kitang nanginginig pa ang kamay niya habang binabasa ang kanyang salaysay. Kung paanong ang alok sa kanyang scholarship ay humantong sa sapilitang panlilimos sa lansangan. 3,000 piso ang kota kada araw. At kapag hindi naaabot, dusa ang sasapitin. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin.
Mas matindi ang pressure sa kanila pagtunton ng Burmans. 1.5 million pesos ang kanilang kota sa pamamalimos. Bukod dyan, nakaranas din siya ng pamumolestya mula sa mataas na opisyal ng Kingdom of Jesus Christ. Pinagtrabaho rin ng walang sweldo si Alias Rene bilang researcher ng SMNI News. Researcher daw siya sa umaga at nanlilimos pagsapit ng gabi. Nang hindi na makayanan ng pang-aabuso, umalis na siya sa SMNI. Dito raw siya binalaan. Huwag na huwag daw ako magsasalita tungkol sa kingdom, anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at mawawala ako dito sa mundo. Sinigundahan naman ng mismong apo ni Kibuloy ang mga akusasyon ni Alias Rene. Siya si Alias David. Nagtrabaho din daw siya bilang cameraman sa SMNI at nakaranas din ng torture. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, inuntog nila yung ulo ko. 10 years na nakaraan, pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sili yung mata ko, nilagyan nila ng sili yung ari ko, nilagyan nila sili yung bibig ko. Depensa naman ng full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ. This is a religious organization, a corporation, so we don't have salary, and but we call them honorarium. We are serving because this is voluntary, this is being a missionary, so this is not actually employment. Giit naman ang chairperson ng komite na si Senator Risa Hontiveros. Malinaw na may human trafficking at labor exploitation sa SMNI. Parang indentured slavery na ito eh. Lumalabas, SMNI is engaged in human trafficking. Kailangan din talaga yung patuloy na pag-inspect dito, di lamang ng DOJ, pati ng DOLE, kasi kung ano yung aspeto ng maaring matukoy na krimen. And kung maaring engaged in human trafficking ang SMNI, talagang mapapaisip ka, binibigyan ba dapat ang possible or probable human trafficker? Binibigyan ba dapat yan ng franchise, no? Iimbisigahan na raw ng Department of Labor and Employment ang SMNI. No-show naman ulit sa Senado si Pastor Kibuloy, pero ipinasabina na siya kaya dapat na siyang dumalo sa susunod na pagdinig. Kung hindi, pwede siyang ipaaresto sa Sergeant of Arms ng Senado. Sinusubukan pa rin ng News 5 na kunin ang panig ni Kibuloy at ng SMNI. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. At kaugnay pa rin ang balitang yan, pati ang kamera. Ipinasabina na rin si Pastor Apollo Kibuloy. Dapat na raw siyang dumalo sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises. Tungkol ito sa mga paglabag umano ng Sunshine Media Network International o SMNI. Kapag hindi pa rin sumipot si Kibuloy, posible siyang i-contempt. Wala pang bagong tugon dyan ang pastor, pero dati nang iginiit ang kampo ng SMNI na hindi bahagi ng operasyon ng network si Kibuloy. Nawi sa pamaril ang paninita ng isang sikyo sa mga nagpapahingang construction worker sa South Luzon Expressway sa Calamba, Laguna. Ang ilang tagpo bago yan, nasa pool sa video. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Dito kami nagawa, sir. Wala naman kami dyan sa property nyo. Wala naman kami sa property nyo. Sa pool sa video ang pag-ipagtalo ng mga construction workers sa mga security guard ng Calamba Premier Industrial Park sa South Luzon Expressway Batina Exit sa Calamba, Laguna. Sinita ng mga sekyo ang mga trabahador na nagpapahinga noon sa labas ng bakod ng industrial park. Maya-maya'y umalis ang OIC ng mga sekyo na kinilalang si Demetrio Bersano. Oh, yan ha, tinatakot pa kami. Tumakbo yung isa. Muling bumalik si Bersano na armado ng baril at biglang pinagbabaril na ni Bersano ang isa sa mga trabahador. Dead on the spot ang construction worker na si Ronald Santillan sa tatlong tama ng bala. Hindi na nakita sa video, pero tumakbo na raw palayo ang kumukuha ng video na kapatid ni Santillan at isa pa nilang kasama. Ayon sa mga nakaligtas, nagtatrabaho sila sa isang proyekto sa loob ng expressway nang maisipan nilang magpahinga muna. Isang oras na raw silang nasa bakod nang dumating ang mga sekyo na galit daw kaagad. Sabi ng kapatid ng biktima, humawak na raw siya ng cellphone para kunan ang OIC ng mga gwardya matapos siyang murahin, laitin at takutin ito. Agad naman tumakas si Bersano matapos ang pamamaril. Pero ilang oras matapos magtago ay sumuko rin siya.
Isinuko niya rin ang kanyang baril na ginamit sa pagpaslang sa trabador. Sinampahan na siya ng reklamong murder. Tumanggi na magbigay ng pahayag si Bersano kaugnay sa krimen. May lawyer po. Okay. No comment. Samantala, inaresto rin ang isa pang sekyu na si alias Jun na tumulong umano sa pagtakas ni Bersano. Na-inquest na siya sa kasong obstruction of justice at itinuturing na accomplice o kasabwat sa pagpatay. Iniimbestigahan din ang gwardiya sa main gate ng industrial park na hindi pumigil sa pagtakas ng suspect. Kung tayo papasok doon sa building, may gate doon which is also manned by a security guard. Tinitingnan namin ano ba yung possible na kanyang pananagutan na nakalabas doon sa premises ng establishment yung suspect. Matipid sa pagsagot sa media ang kapatid ng biktima, pero panawagan niya. Sa kapatid ko, sir, hostisya lang. Nagpapalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Arestadong dalawang Indian na nanutok umano ng baril sa kapwa nila Indian sa Baseco compound sa Maynila. Sa Santa Ana naman, sa parehong lungsod, nahuli ang dalawang notorious umanong snatcher. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Madaling araw nitong Sabado nang masapol sa CCTV ang riding in tandem na ito sa Santa Ana, Maynila. Paglapit nila sa mga naglalakad, biglang hinablot ng backride ang cellphone ng isang babae sa kahumarurot palis. Ayon sa mga pulis, notorious na magnanakaw talaga ang riding in tandem. Katunayan, nitong Enero 29, nasapol din ang mga suspect sa parehong modus. Nabiktima nila ang isang lalaki naglalakad sa gilid ng kalsada. Kalimitan ma'am, ang mga biktima ng mga ito yung mga nagtatrabaho sa gabi, mga estudyante na pumapasok ng maaga. Bukod sa Maynila, sumalakay ang mga kawatan sa Mandaluyong, Makati at Pasay. Naaresto naman sa isang follow-up operation kahapon ang mga suspect. Ayon sa mga pulis, matapos ang sinagawang backtracking sa mga CCTV, natunto nila itong motorsiklo sa bandang Paco, Maynila. Di kalayuan sa lugar, nasakote na rin nila ang dalawang kawatan. Nabawi mula sa dalawa ang cellphone ng biktima, mga helmet at jacket na ginamit nila sa krimen. Kwento ng isa sa mga suspect, hirap daw silang humanap ng trabaho. Hindi ko na lang ang gagawin ng araw na yun. Lasing po ako kasi kailangan ko po ng pera. Pero itinanggi nilang sila ang nasa likod ng iba pang insidente ng pagnanakaw. Na-inquest ng dalawa na maharap sa reklamong robbery snatching. Sa video na ito sa Baseco compound naman, kitang binangga ng Indian na rider ang isang motorsiklo. Natumbang dalawang motor. Pero ang bumanggang rider, agad tumayo at sinuntok ang backride ng binanggang motor na isa ring Indian. Hindi naman tuloy ang nauwi sa sapakan ng eksena dahil namagitan na ang mga pulis at inawat ang dalawa. Lumalabas sa investigasyon na unang nanutok ng baril ang dalawang Indian na magkangkas. Hinabol lang sila ng isa pang rider. Nagkaroon nun ng ano, ng mahabang abulan. So meron nung kasamahan din nun ng nakakita nung mga victim. So happened, nandito din ho. Eh tumulong ho na isalya niya ho yung ano yung suspect at eksakto naman ho na right there and there ho natutukan nung ating mga TMRU. Lumalabas na nagkaalitan ng mga Indian dahil sa agawan ng customers sa negosyong pautang. Nahulihan ng baril ang mga Indian na magkangkas sa motorsiklo. Hawak na ng mga pulis ang dalawang suspect na kapwa nahaharap sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tumanggi na silang magbigay ng pahayag sa media. Nagbabalita ang mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. 6 na sundalo ang patay sa sagupaan ng militar at ng grupo ng mga terorista sa Munay, Lanao del Norte kahapon. Araw ng Linggo, nang itasa ang military operation kontra sa Daula Islamia Maute Group sa nasabing bayan. Dalawang miyembro ng teroristang grupo ang napatay. Ang grupo ang itinuturong nasa likod ng pambubomba sa Mindanao State University noong December 3. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., bukod sa mga nasawing sundalo, 4 pang tropa ang sugatan. 4 ang patay sa pambubomba ng Daula Islamia Maute Group sa isang simbahan sa loob ng campus ng MSU. Sa kabuuan, mula ng ikasa ang pagtugis sa grupo, 18 miyembro nito, kabilang ang isang engineer na utak umano ng MSU bombing, ang napatay ng militar. We are confident na marami-rami din yung na wounded sa kanila. Kaya nga yung isa na na-recover natin is iniwan na lang nila.
we expect na baka in the near future may mga marirecover pa tayo mga cadavers nitong mga members ng DIMOT. Kinustyon ng ilang mambabata sa mga illegal na pag-aresto kay Direk Jade Castro at kanya mga kasama. Kaugnay pa rin yan ang panunulog daw nila ng modern jeep sa Quezon Province. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Illegal arrest ang ginawa ninyo. Ito ang tingin ni One Rider Party List Representative Bonifacio Busita sa pag-aresto sa film director na si Jade Castro at tatlo niyang kasamahan habang nakikipamiesta sila sa Quezon Province noong February 1. Sinabi niya yan sa pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety kanina ukol sa panununog sa isang modern jeep sa Catanawan, Quezon noong January 31. Ang grupo ni na Castro ang itinuturong nasa likod nito. Sa hearing, tinanong ni Busita ang hepe ng Catanawan PNP na si Police Captain Daniel De La Cruz kung itinuturing nilang isang hot pursuit operation ang pag-aresto kina Castro kung saan pwedeng magsagawa ng warrantless arrest. Inaresto ninyo yung apat na suspects. Warrantless arrest na. Pag ang isang tao, sir, ay wanted, sir. Tapos, in his may presence, nakakomit siya ng crime. May personal knowledge ako, sir, na kumomit siya, sir, ng crime. Anong personal knowledge mo? Di ba, kaya ninyo kinuha yung tao, gusto ninyong banggitin o sabihin na ito ay resulta ng hot pursuit operation. Tama ba, mali? Tama, sir. Pero tanong ni Busita, paano ito naging hot pursuit operation kung kinabukasan pa hinuli ang mga akusado? Noong pinuntahan ninyo yung suspects, kinuhanan ninyo ng pictures, tapos bumalik kayo sa police station, ipinakita sa witnesses, then bumalik uli kayo para imbitahan. Tingin mo ba may kukonsider ito na hot pursuit operation o hindi? Makukonsider, sir? No. Nagputol-putol na eh. Kasi kung hot pursuit yan, yung first lang na nag-engage kayo, nakaharap mo, kung ikaw ay may personal knowledge at strongly believe ka na itong mga ito yung suspects, immediately inarrest mo. Si Zamboanga Sibugay Representative Walter Palma naman naaalarma rin sa naging aksyon ng mga polis. Pero pwede naman siguro we go into the regular filing. Pwede ho siguro yan, preliminary investigation, without arresting them. Pwede hindi? Sir, before the... Answer me yes or no? Yes, sir. O bakit hindi nyo ginawa yon? Kami, sir, ay nakipag-coordinate sa, ano, sir, sa kay Fiscal Muñoz. And then sabi niya, sir, pasok pa sa oras, sir. Lumabas din sa pagdinig na hindi hinaluglog ng mga pulis ang hotel ng mga apat na suspek at wala silang nakitang anumang ebidensyang nag-uugnay sa kanila sa krimen. Hindi namin, sir, in-inspection, sir, yung sasakyan, sir, saka yung kanilang tinitiran, sir. Kasi, sir, may rules po yung Mikasa, sir, yung resort nila na pag mayroong mga tumutulog doon, sir, hindi, sir, pwedeng basta-basta, sir, napupuntaan, sir, sila doon sa loob. Aminado rin silang hindi na kumuha ng iba pang larawan ng mga posibleng suspect para ipakita sa mga testigo sa krimen. Sa kabilang banda, wala na raw puntong habulin pa kung legal o hindi ang pag-aresto kina Direk Jade. Even granting without accepting that there was an illegal arrest, it was cured by the preliminary investigation conducted by the fiscal, wherein yung counsels for the accused, yung una, nag-withdraw at may mga counsel, nag-waive sila ng right to preliminary investigation. Pinalitan na ang abogadong yan ni na Direk Jade, pero nakatakda siyang imbitahan sa susunod na pagdinig ng kamara sa issue. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Naibalik na sa kanyang pamilyang sanggol na tinangay umano sa Maynila. Depensa ng babaeng kumuha sa bata, hindi niya dinukot ang sanggol kundi pinampon mismo ng lolo nito. Pero ibang kwento ng lolo na makausap siya ng News 5. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dong.
Sa kuha ng CCTV na ito, makikita ang isang babaeng may kargang sanggol habang tumatawid sa MH Del Pilar Avenue sa Manila noong Biyernes ng umaga. Pero ang sanggol na dala niya, hindi pala niya anak. Si Rodolfo Ablao, ang lolo ng 7 buwang sanggol na nasa CCTV. Iniwan ng kanyang anak si Baby Zoe sa kanya para siya muna ang mag-alaga. Pero walang bahay si Rodolfo at naglalatag lang ng tulugan sa Plaza Fergoson sa Manila. Noong Biyernes ng umaga, habang kasama ang apo, nilapitan daw siya ng isang babae at nag-alok ng tulong sa pag-aalaga sa bata. Umaga pa lang tinitignan niya na kami. Ngayon, magtitimpla na ako ng gatas, nakita niya na hindi ko kaya. Sabi niya, akin hawakan ko muna, naupo dyan. Hindi, binigay ko naman. Nakita ko naman, very caring siya. Parang ayaw niya ng bitawan. Umiraw siya saglit at pagbalik niya, nakita raw niyang papalayo ang babae, bit-bit ang kanyang apo. Kaya hinabol na niya ito. Saan mo dadalhin yung bata? Dadalhin ko sana sa kondo, papatulog ko. Hindi! Magagalit yung anak ko. Sige, balik mo yun. Binantayan ko na siya noon. Tinitignan ko na siya dito. Sabi ko, akin na yung bata, baka pawid ko na ayaw niya ibigay. Dahil nakita ko, very caring siya. Sa kabila nito, naging kampante pa rin daw ang matanda. Hanggang sa mag-iya ang babae na pumunta sa convenience store para ibilis sila ng pagkain, bagay na nakuna ng CCTV. Pero muli raw naihi ang lolo. Nang makitang mahaba naman ang pila sa kahera, nagpunta raw siya sa CR. Pero pagbalik niya, wala na ang babae, tangay si Baby Zoe. May nakapila siya ron. Nakapila niya, pag ganun ko, ay nasi-CR ako, hindi na ako tumuloy. Ngayon ang ginawa ko, bumalik ko na, pagbalik ko, wala na. Alam niyo naman ang mga demonyo, pag gumimik, matatalo tayo. Si Alpha Mercado, na ina ng sanggol, agad nag-report sa mga pulis. Nag-post din siya sa social media para humingi ng tulong sa paghahanap sa kanyang anak. Paglipas ng ilang oras, nakatanggap sila ng mensahe mula sa babae na kuna ng CCTV na may dala sa baby. Taga Norsagaray, Bulacan daw ang babae at ayon dito, ipinaampun daw sa kanya ang sanggol. Pero itinagiyan ni Alpha. Kung gusto ko ipaampun yan, hindi ko na dadalhin sa tatay ko. Ako na mismo maghahanap na mag-a-adopt dyan. Nagkusa rin naman daw babae na ibalik ang sanggol kay Alpha Linggo ng hating gabi. Tumanggi ang babae na humarap sa kamera, pero depensa niya, wala siyang intensyong tangayin ang sanggol. Napilitan lang daw siyang isama ang baby dahil ayaw itong kunin sa kanya ni Lolo Rodolfo. Ang nangyari, sinigawan niya, sabi niya, dalhin mo na yung bata. Eh di siyempre sa isip-isip ko kung kayo ata talaga ni tatay, bakit ganun magsalita si tatay? Eh di dinala ko na yung bata. Ibabalik ko naman talaga kasi hindi naman akin yan eh. May sarili akong pamilya. Naging emosyonal naman si Lolo Rodolfo nang sagutin ang paratang. Hindi ko nakita ang buko. Hindi mo na ako nakausap. Sama ng puso ko siya. Isip ko, nanalangin na lang ako. Ba't ko ibibigay yun? Ano yung tinapay? Bibigay mo sandwich o ito na sa'yo. Magpapalaman pa ako. Hindi ako ganun. Kahit anong hirap. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi na raw magsasampa ng kaso si Alpha laban sa babae. Humingi na raw ito ng paumanhin at inakala lang daw nito na ipinamimigay na si Baby Zoe. Nalungkot siya kasi nung kinakuha ko na yung baby ko. Oo, nalungkot din siya. Parang napamahal din siya kagad sa anak ko. Kasi naano siya yung anak ko, niyakap niya, parang mahiyak siya. Kala niya wala lang maghahabol na magulang siguro. Ganun. Kaya nabilan niya ng mga gamit. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mahabang pila sa immigration counters ang bumungad sa mga pasahero ng Ninoy Aquino International Airport kaninang umaga. Sa isang uploaded video, hindi umuusad ang pila ng mga pasahero sa Terminal 1. May nakita namang immigration officer na nag-aayos ng pila. Ayon sa Bureau of Immigration, humaba ang pila bandang alas 6 ng umaga. Pero bukas naman daw ang 6 nilang counters at 3 mobile counters. 27 officers din ang naka-duty. Sinabi ni immigration spokesperson Dana Sandoval, nagkataon lang na nagkasabay-sabay ang mga flight kaninang umaga kaya humaba ang pila. Umiksi rin daw ito bandang alas 7 ng umaga dahil sa mabilis na proseso. May nakahain na rin bukod na resolusyon sa Kamara para gumulong na rin doon ang pag-amyenda sa saligang batas. Target nilang maipasa ang tsa-tsa bago raw ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa gitna ng nakabinbing deliberasyon ng Senado sa charter change, nagsumite na rin ng panibagong joint resolution ang Kamara para gumulong na rin sa kanila ang pagdinig ng tsa-tsa.
Gaya sa resolution of both houses o RBH number 6 na panukala sa Senado, pareho lang ang laman ng resolution of both houses number 7 na final sa Kamara kanina. Tatlong economic provisions ang gustong amyendahan ng mga mambabatas na sisingitan ng mga katagang unless provided for by law sa saligang batas ang provision sa pagmamayari ng public utilities, mga eskwelahan at maging sa advertising industry. The provisions which we placed here is exactly the same what the Senate placed. Para wala nang iba pang storya o wala nang iba pang mga iniisip o pangamba, so wala nang duda rin. Taliwa sa pinagtatalo ng People's Initiative na idaan lang dapat sa pirma, Constituent Assembly ang nakasaad na paraan ng tsa-tsa sa RBH number 7. Ito raw ang pagpapakita ng Kamara ng commitment nila na tanging economic provisions lang ang gusto nilang baguhin. Taliwa sa pangamba ng ilang kritiko na magamit sa pamumulitika ang tsa-tsa. And that is the reason why a committee of the whole is necessary para mawala ho yung mga agam-agam at yung mga pangamba ng ibang mga kasamahan natin at lalong-lalo ay mga kaibigan natin sa Senado tungkol dito. Ngayong naihain na, magkakaroon ng sariling pagdinig ang Kamara tungkol sa mga layong amyendahang probisyon ng saligang batas. Plano raw nilang imbitahan sa mga hearing ang lahat ng sektor, pati ang mga tutol dito. I will ask them, is when is the right time and why? These are not being asked in the Senate hearings, so I want to ask them personally. Bago ang filing, una nang inaapura ng Kamara ang Senado para ipasa na ang RBH number 6. Pero paglilinaw ng mababang kapulungan, hindi nila minamadali ang pag-amyenda sa konstitusyon. Ang kaso lang, gahol na raw sila sa oras. Target kasi nilang matapos ito bago ang State of the Nation address ng Pangulo sa Hulyo. Again, we are clamoring that this is not a fast-track method. This will be debated in plenary exhaustively like any other bills, especially that we are tinkering the Constitution. Ayon kay Deputy Speaker J.J. Suarez, pagbalik nila sa SONA, mapupunta na ang atensyon ng mga mambabatas sa pagtalakay sa 2025 national budget. Kaya meron na lang daw silang 4 na buwan para tutukan ang tsa-tsa. Ang tanong ngayon, kung maipasa ng Kamara ang resolution of both houses number 7 at hindi naman aprubahan sa Senado ang RBH 6, ano ang gagawin ng mga kongresista? We will cross the bridge when we get there. But... Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, napapadalas na pagsama ni Senator Amy Marcos sa pamigay ng ayuda ng DSWD, bawal daw at illegal. Mga buhol-buhol na kable ng kuryente sa bansa, bakit nga ba lumalala pa? At sa pulsa video, SUV, sinadyang banggain ang isang kotse sa Subic, Zambales. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Na ng National Security Council ang paggamit umano ng ilang dayuhan ng kemikal sa pangingisda na nakakasira sa mga bahura sa West Philippine Sea. Inalis na rin ng China ang floating barriers na inilagay nila sa dagat. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mismong China Coast Guard na ang nagtanggal ng mga floating barrier na inilagay nila sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ito ang kinumpirma ng National Security Council matapos maispata ng Philippine Coast Guard ang floating barriers. Kasabay ito ng resupply mission ng barkong BRP Dato Tamplot ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR nitong weekend. Tingin ng NSC, marahil daw ay natakot ang China. Habang nandun yung ating BFAR vessel, nandun yung barrier. Pero immediately after nang pag-alis ng BFAR, ay tinanggal na rin nila. No? Siguro natatakot na rin silang putulin. Oo, di ba? Naalala ko, pinutol.
Hindi ito ang unang beses na naglagay ng floating barriers ang China sa Bajo de Masinloc. September 2023 nang mag-install ng parehong floating device ang China Coast Guard. Pero agad yang tinanggal ng ating Coast Guard. Pero ang mas nakakaalarma umano ay ang report ng mga Pinoy na mangingisda na gumagamit ng cyanide ang ilang Chinese at Vietnamese fishermen sa Bajo de Masinloc. Ang dahilan, para raw masira ang marine environment at hindi ito mapakinabangan ng mga Pilipino. We are alarmed by this development na nangyayaring ito. But, you know, partner, we have to be careful also. So we have to validate and investigate. Pinaiimbestigahan na ito ng National Security Council para ma-validate ang mga ulat. Bilin daw ng konseho sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kunin na ang lahat ng ebidensya na makukuha nila para maisumite sa Department of Justice at sa Office of the Solicitor General. Kapag kasi napalakas na nila ang ebidensya, pag-aaralan ang pagsasampa ng kaso. Wala silang categorical statement regarding kung recent ba ito or matagal na itong nangyari. Basta it's a general statement na sinasabi nila yung Chinese and Vietnamese fishers ay gumagamit ng cyanide. Sa kabila nito, patuloy na hinihikayat ng pamahalaan ng mga Pilipinong mangingisda na pumalaot sa Bajo de Masinloc at ibang bahagi ng West Philippine Sea para igiit ang ating karapatan dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi kontentong maraming Pinoy sa aksyon ng pamahalaan para mapabagal ang inflation o bilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ayon sa Okta Research Survey. 75% o 7 sa 10 Pinoy ang nagsabing nakukulangan pa sila sa pagkontrol sa inflation. Di rin daw sapat ang mga proyekto para bawasan ang kahirapan, tiyaking sapat ang pagkain at madagdagan ng mga trabaho. Isinagawa ang survey noong December sabay ng naitalang record low inflation na 3.9% o pinakamababa noong nakarang taon. Ayon sa Okta, posibleng maramdaman ang pagbaba ng presyo kung babagal sa 2% ang inflation. We also need long-term solutions sa ating mga problema. Yung pagbibigay ng ayuda, it's a solution but it's also a short-term solution. Hindi naman natin pwedeng forever na papakainin. Ayon sa NEDA, pinapaspasan na ng administrasyon ang pagpapababa ng presyo ng bilihin. Makakatulong din ang mga dayuhang mamumuhunan sa paglikha ng trabaho na siya namang magpapataas sa sahod at purchasing power ng mga Pinoy. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng higit pisong taas presyo ang mga kumpanya ng langis bukas. 1 peso and 60 centavos ang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina sa Sea Oil Petrogas, PTT Station, Jetty Petroleum, Clean Fuel at Caltex. Mahigit piso rin ang taas presyo ng diesel. 1 peso and 5 centavos naman ang price hike sa kada litro ng kerosene ng Sea Oil at Caltex. Nauna lang sinabi ng Department of Energy na bunsod yan ng tumitinding alitan sa Middle East, kabilang ang tensyon sa border ng Lebanon. Nakaapekto rin ang pag-iwas ng barko ng mga kumpanya ng langis sa Red Sea at Suez Canal dahil sa banta ng pag-atake ng mga Houthi at iba pang armadong grupo. Tipikal na Pinoy, mahilig sa pansit. Regular ang pansit sa araw-araw na dieta natin at lalo na sa mga birthday party. Pero may mga pansit na bahagi na ng buhay natin na hindi gagandahan. Actually, ang sakit talaga sa mata, panira ng mga Instagram photo. Yan ang mga pansit-pansitang kable na fixture na yata sa lahat halos ng lugar sa mga lungsod. Lalo na't ang buhay natin ngayon ay umiikot na sa internet, cable TV, CCTV at kung ano-ano pa. Ang pangit ng tingnan, pinagmumulan pa minsan ng sunog. Bakit nga ba nagsalasalabat na ang mga kabling pansit na ito? Yan ang inalam ni Shaila Francisco sa kanyang 5-minutong report. Nakalaylay, buhol-buhol, at kung minsan nakaharang pa sa mga bahay at daanan. Ganyan na ang itsura ng mga salasalabat ng kable sa mga poste sa Metro Manila na tila napabayaan na.
Sa loob nga lang ng isang taon, pinagmula na rin niya ng sunod-sunod na aksidente. Dead on the spot ang 16-anyos na binatilyo matapos mabagsakan ng poste sa gilid ng Marcos Highway. Base sa investigasyon, sumabit sa mga kable ang isang 10-wheeler na truck. Nagkabuhol-buhol ang mga kable sa Maynila matapos sumabit dito ang isang mixer truck. Perwisyo na nga sa mga motorista, perwisyo pa sa mga nawala ng internet. Natakanta ang ilang mga naglalakad nang pumutok ang mga kable ng kuryente dahil sa pagsabit ng puno. Noong Agosto ng nakaraang taon, sapul sa kamera ang pagbagsak ng poste ng kuryente sa Binondo, Maynila na ikinasugat ng ilang motorista. Isa riyan si Joffer. Magde-deliver lang sana sila ng pinsa niya ng gulay noon sakay ng kanilang bisikleta. Umiwas sila sa poste ng kuryente pero natsyempoan naman sila ng mga bumagsak na kable. Sugat at pasang inabot ni Joffer. Damay pa yung bike ko. Bagamat na isaayos ng poste at kable, nagdulot naman ito ng trauma kay Joffer. Sa ibang daanan na lang po kami dumadaan para mamili, mag-deliver. Pero pagdating dito, medyo takot na po eh. Maging sa mga maliliit na eskinita, pero wisyo din ang dulot ng buhol-buhol na kable na para nang naging dekorasyon sa mga daanan papunta sa kanilang bahay. Sa tangkad ko ng 5 feet, abot kamay ko na ito at konting tangkad ko pa, matatamaan ito ng aking ulo. Bagay na kinababahala din ng ilang mga residente. Imagine mo lalabas yan. So, kailangan ko din yung mukha para makalabas ako. So, ganito siya kababa, di ba? Imagine mo. Hindi natin masasabi yung safety nito dahil hindi mo alam may nagkatandaga. Mag-spark siya ng bigla. Noong September 2023 naman, nang magkasunog sa lugar ni na Irene, ang itinurong dahilan, ang mga spaghetti wire. Hindi pa rin kami compatible pag natutulog ka. Siyempre, mamaya pag-gising mo. Noong nangyari sa amin September 8, hindi namin makakalimutan. Yung talagang sunog. Talagang isang bahay lang yun, tapos on the spot. From 10 minutes lang, ang dami ng kinain na bahay. Ayon sa Meralco, dumami raw ang salasalabat na kable noong pandemya matapos makikabit ang ilang internet service providers sa kanilang poste ng walang permiso. Marami pa raw rito ang inactive na at iniwang nakatiwangwang. Meron kaming pulisiya na kailangan lahat ng attachments, meron munang request to attach. Itong mga third parties na ito, may limit ito dapat na mga 9 slots. Whether it's an inactive or an active service, kung walang permit, wala kaming recourse or choice but to remove it. Kung tutuusin, matagal na itong problema sa Metro Manila. Pero bakit parang lumalala pa? Ayon sa urban planner na si Jun Palafox Jr., underground cabling daw ang solusyon sa problema ng spaghetti wires. Inabot na raw ng 5 dekada matapos siyang inirekomendang planong ito sa gobyerno. Pero mistulang na uuwi lang sa tengang kawali ang mga ito. So overhead wires uglifies our cities. It's a visual pollution. Pero may ibang lokal na pamahalaan na hindi naging bingi sa ideya ni Architect Palafox. Ang underground cables ay sinubukan na ng ilang syudad sa Pilipinas, kabilang ang Davao na mas lumutang ang ganda dahil wala na mga kabling masakit sa mata. Gayon din ang Iloilo na spaghetti wires no more. Isa na rin sa mga prioridad ng bataan ang underground cabling para maging malinis na mula sa salasalabat na wires. Dito naman sa Metro Manila, nagsimula na rin magplano ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Katunayan, taong 2021 pa nila itinutulak na magkaroon ng feasibility study para malaman kung magkano'ng gagastusin dito at kung kakayanin ba sa NCR. Plano ng DPWH na pag-aralan ang posibilidad ng proyekto sa C5, EDSA, R10 at C3. Kaso wala pang pondo para may isakatuparan ng pag-aaral na posible raw tumagal ng isang taon. Kahit naman magkatak ng feasibility study para malaman natin yung return of investment kung gagastos po ang pamahalaan para doon sa paggawa ng paglipat ng mga utilities underground. Malaking hamon din ang kakulangan sa espasyo ng Metro Manila. Unlike dito man sa ibang location, EDSA o PAN, medyo congested na yung pan natin. Wala na tayong paglalagyan ng underground conduit. So ang mangyayari niyan, matatamaan yung mga drainage system natin. So mababago ang ating drainage system, i-rehab pa natin yung mga drainage system kasi pagkakasahin natin sila doon sa Kirisway. Matagal nang andyan ang solusyon para sa mga kabling ito at may nakalatag na rin sanang plano. Pero kailan ba talaga yan masisimulan? O maghihintay na naman ba tayo ng ilang dekada at mas malalang disgrasya bago ito aksyonan?
Ako si Shayla Francisco at ito ang 5 minutong paliwanagan. Susunod, maliliit na pating nagsulputan bigla malapit sa Dalampasigan sa Santander, Cebu. Mahigit 8 milyong pisong halaga ng mga higanteng kabibe na hukay sa Balabac, Palawan. At reunion concert ng OPM rock band na River Maya, star-studded. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Wala raw halong pamumulitika ang pagpunta ni Senator Aimee Marcos sa pamamahagi ng ayuda ng DSWD. Tila sagot niya yan sa buwelta ni dating Senador Ping Lacson na illegal sa mga mambabatas ang pamimigay ng tulong na galing sa gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualdez. Nag-ikot sa Makati, Maynila at Mandaluyong sa Senator Aimee Marcos ngayong araw. Yan ay para pangunahan ng pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD. Hanggat kaya, bigyan na lang natin ang ating mga kasamahan, ang ating mga nangangailangan, mga mahihirap. Kahapon lang nang pangunahan din niyang katulad na programa sa Las Piñas at Paranaque. Ang napapadala sa pag-iikot ng senadora, binatiko si dating Senador Ping Lacson. Ayon kay Lacson, hindi obligasyon ng mga kongresista at senador ang pamamahagi ng ayuda sa mga programa. Illegal at bawal nga daw yan. Ang papel daw ng Kongreso ay nasa pagpaproseso ng budget at hindi ang pagpapatupad nito. Sagot naman dyan ni Senator Aimee, dumalo lang siya. DSWD naman daw ang tunay na nangunguna sa programa. Nandito lang ako, pero ang totoo, nang galing lahat ng listahan sa DSWD, sila ang namimili ng sektor. Wala naman akong pakialam dyan, pati yung LGU, hindi naman kami nanghihimasok sinong ililista. Sinagot din ng senadora ang mga nagsasabing tila nangangampanya na siya. Ayon sa senadora, walang halong pamumulitika ang pagsama niya sa mga event ng DSWD. Magpapatuloy daw siya sa pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo ng AICS, pati na ang sinusulong niyang Nutriban program. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Nakarating na raw kay Senate President Mig Zubiri ang balibalitang plano raw siyang patalsakin sa pwesto bilang pinuno ng Senado. Pero wala raw alam dyan ang mga nakausap niyang senador. Nasa frontline ang balitang yan, si Camille Samonte. Well, not today if I give you a farewell dinner or not, right? But if not, then you know, let's continue working. Kinumpirma mismo ni Senate President Mig Zubiri na nakarating sa kanyang balita na may namumuong kudeta sa kanyang liderato. May ilang ulat kasing lumabas kaugnay sa umiikot umanong resolusyon para palitan siya. Pero hindi niya para matukoy kung sino o sino-sino ang nasa likod nito. Ang sigurado lang daw. Alam mo naman, there's a concerted effort to discredit the Senate. Nalaman ko pa yan last week pa. So sa amin, trabaho lang kami. Sa 24 na miyembro ng Senado, 13 lang ang kailangang boto kung may magtutulak na palitan ng Senate President. Pero si Zubiri, kinausap na raw ang mga kasamahan niya sa mayorya at maging ang minorya. Lahat sila, wala naman daw nababalita ang tungkol dito. Palagi ko naman silang kausap. Wala naman silang nalalaman. Trabaho lang tayo para sa kapangyarihan ng taong bayan. Wala nang politika. Sino man ang gulo? Hindi ko alam. Sinugundahan ito ng mga kaalyado ni Zubiri, ayon kina Senate Majority Leader Joel Villanueva at Senate Pro Tempore Loren Legarda. Buo pa rin ang suporta nila kay Zubiri. As far as I'm concerned, there is no leadership change. No, yung timing medyo off, talagang off, we would say. But as far as I'm concerned, and as far as the members of the majority na nakausap natin the past 24 hours, talagang we're all solidly behind our inspirational leader, Senator Mig Zubiri. Hindi na bago ang isyo ng kulita laban kay Zubiri.
Noong nakaraang taon, naging maugong na papalitan siya noong Marso at Hunyo sa kasagsagan ng usapin tungkol sa charter change, pero walang nangyari. Kaya kung si Senator JV Hercito ang tatanungin, naniniwala siyang may gusto lang pagwatak-wataki ng Senado sa gitna ng issue tungkol sa People's Initiative. Siyempre, meron tayong hindi pinagkakasundo sa House, so malamang divide and conquer siguro para malam. Dahil nagbabanggaan yung dalawang house dalawang houses, so hindi malayo na talagang magkakaroon ganito maintriga. Pero sa ngayon, palagay ko mahirap palitan si Senate President Migsubiri. Senator Amy Marcos naman, iginiit na buurin ang suporta niya at ng ibang senador kay Zubiri. Wala nga raw ibang may gustong umako sa trabaho na maging Senate President. Okay naman siya. Ang pangit nga ng trabaho niya. Sa totoo lang, walang may gusto na maging Senate President. Ang hirap ng trabaho, naiipit ka lagi. Si Senator Jinggoy Estrada kasama sa matutunog na pumalit kay Zubiri. Pero kahit siya, tutol na magkarigo doon sa Senado. Sir, may mga kasamahan daw kayo, sir, na kayo po yung parang napipili na... I don't know. I haven't talked to a single senator about it. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ratsyada na tayo sa mga pasabog na showbiz balita ngayong Lunes. Hashtag nostalgia ang dala ng reunion concert ng legendary Pinoy rock band na River Maya sa Paranaque. Bukod sa libo-libong fans, ilang celebrities din ang nakisaya sa concert. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Belinario. Mahigit 20 mga kanta, mahigit 2 oras ng saya sa isang gabi ng muling pagsasama-sama ng ilang OG members ng River Maya matapos ang 3 dekada. Sa unang 3 performances na Bamboo, Rico Blanco, Mark Escueta at Nathan Azarcon sa mga awiting Monopoly, Kung Ayaw Mo Wag Mo at Princess of Disguise, damang-dama agad ang 90s vibes. Nakihataw rin ng fans sa Hinahanap-Hanap Kita. Napa-throwback naman si Bamboo sa pinakaunang single ng grupo na Ulan. May solo performance din si Rico Blanco ng You'll Be Safe Here. Ilang celebrities din na nakisaya sa concert. Kabilang na riyan ang girlfriend ni Rico Blanco na si Maris Racal na all out ang support sa nobyo. Kasama niyang co-star sa Can't Buy Me Love na sina Kayla Estrada at Darren Espanto. Naroon din sina Jane Oineza at RK Bagatshin. Gina G rin sa support si Jolina Magdangal na asawa ni Mark Escueta. May technical break mang naranasan, tuloy-tuloy ang saya ng fans dahil halos magkakasunod ng kinanta ang ilan pang classic River Maya songs tulad ng LSE, Awit ng Kabataan, 214, Himala at ang finale song na Kisap Mata. Nagtapos ang reunion concert sa Magarbong Fireworks Display. 26 years ago na nang huling magsama-sama sa iisang concert stage ang 4 na OG members ng River Maya. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Na-starstruck naman si Taylor Swift sa panibagong record na nakamit ng kanyang ongoing The Eras Tour. Ang kanya kasing 3 night show sa Melbourne, Australia, dinagsa na nga abot sa 288,000 Swifties.
pinakamaraming concert attendees niya yan sa kanyang The Eras Tour. Bilang treat, dito niya inanunsyo ang titulo ng isa niya pang upcoming song na The Bolter. Magiging bahagi naman ito ng kanyang paparating na album na The Tortured Poet Society. Ilalabas yan sa Abril 19. From one Taylor to another naman tayo dahil ang Pinoy drag queen at impersonator na si Taylor Swift na si Taylor Sheesh na feature sa isang Australian TV show. Going international na si Mac Coronel aka Taylor Sheesh na ma-interview siya sa Australian talk show na Today. Kasunod yan ang success ng kanyang parody concert na ongoing Eras Tour na Errors Tour sa Federation Square sa Melbourne. Libre siyang nag-perform doon para sa mga kapwa niya Swifties. Nauna na rin na feature sa iba't ibang international media outlets si Taylor Sheesh dahil sa kanyang husay at commitment sa pagpa-perform a la Taylor Swift. Susunod, sadyang pagbangga ng SUV sa isang kotse sa Subic. Personal daw na galit ang punot dulo. Pambansang kamao Manny Pacquiao dismayado matapos hindi payagang sumabak sa 2024 Paris Olympics. At kilalanin ng mga bagong karakter sa ikalawang yugto ng Batang Quiapo. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang frontline Pilipinas. Simpleng away kalsada ang ugat ng viral road rage incident sa Subic nitong Biyernes. Ang biktima na isa palang retiradong hukom, naghahanda na ng kasong frustrated murder laban sa SUV driver na nambangga sa kanila. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Tatakbuhan niya na. Naalarma mga motorista sa bahaging ito ng Benigtikan Road, Subic Bay Freeport Zone sa Morong, Bataan nang banggain ng isang SUV ang isang kotse bandang 5:30 ng hapon itong Biyernes. Yupi ang harapang bahagi ng kotse. Agad namang nakalabas ang dalawang sakay nito. Isa sa kanila ay senior citizen. Akala ng dalawa aalis na ang nambanggang SUV pero agad itong nagmaniobra at sinubukan ulit silang banggain. Nang hindi maabutan, inatrasan na lang ng SUV ang kotse. Pero hindi pala ito road rage na nag-ugat sa simpleng away kalsada. Ayon sa Morong Police, retiradong judge pala at kanyang staff ang nasa kotseng binangga ng SUV. Posibleng planado raw ang pagbangga. Apparently, sabi po ng ating isang victim na ayon galit po sila sa tulong ka po sito na sa pagpapakap na po sila sa SDNA na pagkilapot nila na sinusundan po sila nitong sasakyan. Ayon sa police, may galit ang SUV driver sa retired judge dahil binitawan nito ang kanyang kaso. Balak ng retiradong judge at kanyang staff na sampahan ng frustrated murder ang driver ng SUV. Hindi na sila nagpaunlak ng panayam sa News 5. Maglalabas naman ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa driver ng SUV. Kung malabas po ang STO, show cause order po today, so within the, siguro by next week, papa-appear po sa LTO po yan para magbigay naman ng kanyang salaysay kung bakit na ginawa yun. So that will start the ball running. Posibleng matanggalan ang lisensya ng driver ng SUV bukod pa sa reklamong kriminal sa pagbangga sa dalawang biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Tatlo ang patay sa landslide sa La Paz, Bolivia. Kabi-kabilang rescue operations naman ang kinasa sa ilang probinsya sa China dahil sa sandstorm. Ang frontline news abroad sa report ni Mean Los Baños. Kahit ang mga rescuers hirap makalapag sa tindi ng sandstorm noong weekend sa Hami City, Xinjiang, China. Ang sandstorm ay ang malakas na hagupit ng hangin na may dalang buhangin o alikabok. Mahikitang halos tangayin ng sandstorm ang mga motorista sa gitna ng highway. Sa takot na matrap, binasag na ang salamin ng isang sasakyan, mailabas lang ang mga dalang maleta ng isang motorista. Agad silang sumakay sa mga nakaantabay na police armored vehicle. Sa isa pang video, nagkulay kahel ang langit dahil sa makapal na alikabok, tanging mga ilaw ng mga sasakyan at traffic lights ang maaaninag.
zero visibility din sa train station na ito sa Tumushuke, Western China. Babala ng Weather Bureau ng China, posibleng tumagal pa ng ilan pang araw ang sandstorm. Kaya bawal muna ang pagbiyahe ng mga sasakyan sa ilang kalsada. Sa huling tala, higit 32,000 na residente na ang inilikas. Wala pa namang nasaktan. Pagguho naman ng lupa at malakas na ulan ang nanalasa sa siyudad ng La Paz, Bolivia nitong weekend. Kanya-kanyang hakot na mga gamit ang mga residente mula nga sa isang nasirang bahay. 10 bahay ang natabunan ng lupa. Ayon sa mga otoridad, Biyernes ng gabi nang mangyari ang landslide dahil sa walang tigil na ulang dulot ng bagyo. Sa huling tala, isang babae at 2 minor de edad na ang nasawi. 60 pamilya naman ang nawala ng tirahan. Bukod sa landslide, kakabakaba rin ang mga residente sa banta naman ng pag-apaw ng dam at ng kalapit na ilog sa lugar. Tinatayang hanggang Miyerkules tatagal ang pag-ulan sa lungsod. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. What's up mga kapatid? Kahit hindi napayagan ng International Olympic Committee, si boxing legend Manny Pacquiao makilahok sa 2024 Paris Olympics. Nire-respeto daw ni Pacman ang naging desisyon. Ayon sa statement ni Pacquiao, quote-unquote, "I respect the decision of the IOC regarding my request to compete in the 2024 Paris Olympics. While I am very saddened and disappointed, I understand and accept the age limit rules." At kahit daw hindi niya mare-represent ang bansa, tuloy pa din daw ang suporta niya sa mga Pinoy na makikipagbakbakan para sa bayan. At media day ngayon para sa Gilas Pilipinas at binuksan nila ang mga pinto para makipag-interact sa kanilang supporters and fans. Live mula sa PhilSports Arena, nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Marty? Mikey, bukas na lilipad papuntang Hong Kong ang Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Pero bago niya, nag-practice muna sila dito sa PhilSports Arena sa harap ng mga Pinoy basketball fans. Alas 4 kanina dumating ang Gilas Pilipinas dito sa PhilSports Arena. Kakagaling lang ng Kobanan sa kanilang closed door practice sa Inspire Camp sa Laguna. Sa kabila ng maikling oras na magkasama, malaki ang kumpiyansa ng Kobanan, lalo't sumabak na rin ang iba sa kanila sa 2023 FIBA World Cup. Hindi naman makakapaglaro ngayong window ang mga big man ng Gilas na sina June Mar Fajardo at AJ Edu. May iniindang calf injury si Fajardo na nakuha niya sa PBA Commissioner's Cup Finals, habang na-injured din sa tuhod si AJ Edu habang naglalaro sa Japan B League. Dahil dyan, mapupunta ang responsibilidad ng rim defense kay 7'3 center Kai Soto. Ready naman daw si Kai Ju na mag-step up sa role. Makakatapat ng Gilas ang Hong Kong sa unang laban sa qualifying window sa Feb 22. Sunod naman ang Chinese Taipei sa Feb 25. Mikey, ayon kay Coach Tim Cohn, naka-focus din ang Kopanan na maka-qualify sa Paris Olympics sa Hulyo. Pero para daw magawa yan, mauuna muna ang FIBA Asia Cup qualifying window bilang build-up. Sa ngayon, ongoing pa naman ang practice ng Gilas Pilipinos, Pilipinas dito sa PhilSports Arena. 6 p.m. sila nagsimula. Ngayon, nag-full-court scrimmage sila. At mamaya magkakaroon ng chance ang mga fans na bumaba at makapag-picture sa kanilang mga idolo. Mikey. Maraming salamat, Marty Bautista. Susunod, nasa 20 maliliit na pating, bakit kaya nagsulputan sa dalampasigan ng Cebu? Higit 300 higanteng kabibe na hukay sa Palawan. At ang mga umaatikabong eksena na dapat abangan sa hit series na Can't Buy Me Love. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nagulat ang mga residente sa Santander, Cebu nang dumagsa ang mga maliliit na pating malapit sa dalampasigan. May paliwanag naman dyan ang BFAR. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Nasa 20 baby sharks o pups ang tumambad sa mga residente sa dalampasigan ng Barangay Pasil sa Santander, Cebu nitong nakaraang linggo. Ayon sa uploader ng video na si Charmel Incol, normal daw na nakakakita sila ng mga pating sa lugar. Pero sadyang dumarami raw ang mga ito tuwing Pebrero.
Para po sa akin, kasi hindi na po sila bago sa amin. Yung kami kasi taga dyan na kami. So normally, we see them at these months, lalo na pag summer. Pero kahit naman hindi summer, nakakita ka rin naman, pero hindi marami. Hindi raw tinataboy ng mga residente ang mga pating, lalo't idiniklara bilang isang marine sanctuary ang lugar. Ibig sabihin, pinuprotektahan ito ng gobyerno para mapangalagaan ang likas na yaman sa lugar. Hindi rin daw nababahala sa mga pating ang mga taga rito, lalo't wala naman daw na itatala insidente ng pag-atake sa mga tao. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, black tip shark ang nakita sa Santander. Karaniwan daw ito sa Cebu, partikular sa Tanyon Strait. Madalas din daw napapadpad ang mga pating malapit sa Pampang tuwing malapit ng tag-init. So usually ganitong season, papuntang tag-init, no? So hindi na siya unusual, parang regular na sila sita, no? Tatlo raw ang nakikitang rason ng BFAR kung bakit napapadpad ang mga pups sa mababaw na bahagi ng dagat. One is availability ng food. Number two, dumami ang fisheries at doon banda, considering na sa may Tanyon Strait yan, parang naging feeding area rin ng mga isda. Isa rin factor, baka feeding area din nila yan dyan banda, no? We cannot associate that sa any geological or weather phenomenon or disturbances. Ayon sa mga eksperto mula sa BFAR, Pebrero hanggang Abril ang spawning season o pangingitlog ng mga pating. Hindi naman daw pinapaliguan ng mga residente ang bahagi ng dagat kung saan nakikita ang mga pating. Panawagan ang BFAR sa publiko, huwag saktan o gambalain ang mga ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Nahupay ang mahigit 8,000 pisong alaga ng mga higanteng taklobo sa Balabac, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, Miyerkules ang matagpuan nila ang mga nakabaong taklobo sa may barangay Sebaring. Mahigit 300 giant clam shells ang kanilang nahukay. Iniimbestigahan pa kung sino ang nagbaon sa mga higanteng taklobo. Mahigpit na paalala ng mga otoridad, bawal ang pangunguhan nito. Ginagawa raw kasi itong pamalit sa ivory ang mga giant clam na naibebenta sa malaking halaga. Bukod sa paglabag sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act o Endangered. Endangered o nanganganib din itong maubos. Ang mga higanteng taklobo ay nagsisilbing water filter o tumutulong sa paglilinis ng tubig sa dagat. Mga kapatid, sagutan ng tres sa East versus West ang naging bakbakan sa NBA All-Star Game 2024. Bumasag din ang ilang record ang laro matapos makapagtala ang East ng higit 200 points. Narito ang aking report. Simula pa lang ng laban, kita ng magiging high scoring ang 2024 NBA All-Star Game. Nagpakawala agad ng tres si Jason Tatum para sa East. Agad naman yung sinagot ni Shai Gilgeous-Alexander ng West. Dahil sa minimal na depensa sa magkabilang panig, nagtuloy-tuloy ng sagutan ng tres at dunk ang dalawang koponan. Pero sa huli, ang Eastern Conference ang nagwagi, 211-186. Ito ang unang pagkakataon na lumampas ng 200 points ang Eastern Conference sa All-Star Game. Nagtala rin ng bagong record na 42 three-pointers made ang East para sa pinakamaraming three-pointers sa isang All-Star Game. Mula yan sa dating record na 35 ng Team LeBron noong 2019. Standout sa laro si Damian Lillard para sa Eastern Conference. Naka 39 points siya sa likod ng 11 three-pointers. Ang isa dyan mula pa sa half court. Did y'all see this? MVP trophy goes to Damian Lillard. Si Lillard din ang tinanghal na MVP. Gumawa rin siya ng NBA history bilang unang player na three-point contest winner at All-Star Game MVP. Nag-ampag din si Jaylen Brown ng 36 points para sa East. Habang naka 32 points naman si hometown hero Tyrese Halliburton. Natalo man, di rin nagpahuli sa scoring ang stars ng Western Conference. Nanguna para sa kanila si Karl-Anthony Towns na nakascore ng 50 points in just 28 minutes.
Pero sa huli, sino man ang nanalo, siguradong panalo ang fans na nakapanood ng tagisan ng pinakamagagaling na NBA players. Malaking bagay din daw para sa players na natapos ang laban nang walang na-injure. Kahit saan ka pumunta, marami kang makikitang mga nagsulputang bibe sa mga ulo. Pati, wala pa naman wala yung mga bibe nyo, diba? Pero ang paandar... Mayroon baby. Okay, tuloy mo. Sino yung baby yan? Baby. Nandyan, ha? Ang paandar po na yan, maliliit na hair clip lang naman. Pero paano nga ba nauso at nagsimula itong tinaguriang bibification sa ating bansa? Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. May mga bibe akong nakita. Mataba, nakahat, at cute na mga bibe. As in, bibe hair clip lang naman. Ang mga yan, nagsulputan ngayon kahit saan. Kasi lahat na engkal na sila, kasi lahat meron ganito. Lahat ng nakikita mo dyan, lalo pag gabi. Marami talaga sila ganito. Ang mga agaw pansing hair clip na ito, sinasabing nagsimula pa sa China noong 2015. Pero dito sa Pilipinas, pinakasumikat ito sa Baguio noon lamang nakaraang taon. Sabay sa holiday season, halos bawat bunbunan, may bibe. Pag naglalakad kasi, parang wow, yung ganun diba ng mga tao, diba? So halal na sa mga bata na pag nakita, uy, may gumagalaw na bibe o duck sa ulo ng ganun. So, ayun. Pero maganda ng mga, maganda din ng mga. Sa ngayon, hindi na lamang mga bibe ang mga naisisipit sa mga ulo. May mga aso, halaman, bulaklak, sisiyo, at as in, literal na buhay na sisiyo. Paliwanag ng mga eksperto, ang tinaguriang bibification na ito sa bansa, isang uri ng fad. Kinaaliwan at ginawang libangan ng mga tao, pero pansamantala lamang. Lalo na kung tulad itong mga bibing yan na wala naman doon talagang advocacy ang isinusulong. People will lose interest kapag meron ng panibago na namang fad or kapag walang tinatawag na innovation. Ibig sabihin, walang pagbabago. Tapos walang innovation and growth, walang pagbabago, the same bibing is there, and then it will simply die down kasi mawawala ng interest ng tao. Para naman sa fashion expert na si Echo, ang bibi trend mukhang magtatagal pang araw ngayong season. I think this trend, this bibi trend would go on for a while din siya. Since papalapit na ang panagbunga, it's really the month of panagbunga. So I think mas maraming bibili ngayong mga tourists sa bibi na yon. Mukhang agree naman dyan kahit ang Department of Education. Dahil kahit sa klase, may bibi sa ulo ng mga estudyante at kahit sa mga teacher. Basta't hindi nakakasagabal sa pag-aaral at pagkatuto, bibification is life! Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5! Parang bigla na lang pala siya sumulpot, no? Parang sa ulo lang natin ngayon, nagsulputan na lang, diba? Bibified na tayong lahat. Ano? Bibified na tayong lahat. Parang kay Aiza Siguera. Bakit parang class na class pa rin kayo, Mesha? Bakit kailangan gumanong kumalog-alog? Kumalog-alog. Diba? Mga magkano yung ganyan? 3 for $100 daw. 3 for $100. Pag hindi wholesale, $35 daw per piece. Per piece. Sa amin na to, ha. Wala ang sulian to. Pero sa eskwelahan, pwede naman daw basta hindi nakakasagabal. Pero dito sa newscast natin, mukhang hindi pwede. Permanente na raw to. Permanente. Sa natin. Ganito na. Innovation. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. We'll be right back.